Hi guys, welcome sa ating YouTube channel, and for today's video tuturuan ko kayo kung paano mag-upgrade ng latest firmware, ang EAP110 outdoor. So dito ang kailangan kasi natin mapalabas yung ano niya, repeater mode. So dito guys, dalawang klase, no? Sa akin kasi dito dalawang klase yan guys, no? So kung makikita niyo, punta tayo sa support, 3.8 lang to. Ito yung isang klase na EAP110 outdoor. So ito naman yung isa, yung 300 Mbps lang. So wireless end din naman yan, kaya lang magkaiba siya. So dito iba yan, version 4. So alin dun sa dalawa guys, kasi dalawang klase talaga ng EAP110 outdoor. So kung hindi naman compatible guys, hindi nyo naman siya ma-upgrade. So sa akin kasi, in my case, ito yung na-try ko na, no? So ayan guys, dito guys, 3.8 3.6. so ang pinaka latest guys yung 3.8. so dito na tayo guys sa 3.8 syempre. So yan, tapos punta tayo dito sa firmware. Ayan. So bubungad agad dyan sa inyo yung pinaka latest. Ayan, titingnan nyo yung date. So ito yung pinaka latest guys, download natin yan. So after natin mag download, extract lang natin tong RAR files. Ayan. So ito din na natin kailangan yan. So ito lang naman yung kailangan natin, no? Yung bin file. So ayan, close na natin yan. Magano na tayo, proceed na tayo sa upgrade ng firmware guys. So sa akin guys, true wireless ako mag-upgrade. So saksak lang natin yung EAP110 natin. Ayan guys, wireless plus yung gagamitin natin, no? So laptop gamit ko, wala internet port. So connect lang tayo dito guys, no? Sa EAP110, yan. So once na connected na guys, so kailangan natin pumunta guys sa ano, sa network configuration. So pinutin lang natin yung Windows R, tapos lalabas yung run. Type natin to guys, no? Itong ncpa.cpl. So yan, lalabas guys. Ito yung ano natin, yung sa Wi-Fi adapter. So unidentified network, no? So dahil kailangan pa natin siya mano-mano baguhin yung IP address. So dito naman guys, 192 lang, .168.0. Tapos any number, no? Simula 1 hanggang 254 pwede. So kahit ano na yan. So yan, 255.255.255.0 yung subnet. Tapos yung default gateway natin, 192.168.0 .254. So yan yung default gateway ng EAP110 natin. So okay lang yan guys. Tapos okay. Then kung makikita nyo, na-identify niya na yung network, no? So yan guys, proceed na tayo sa interface. So one type lang guys, 192.168.0.254. So yan, nandito na tayo guys. Kung hindi pa kayo nakalagin, syempre login muna kayo. Ayan, tapos yung password na sinet nyo. So ayan guys, dito na. So kung makikita nyo, wala pa siyang repeater mode. So dito agad tayo, punta agad tayo sa system, click firmware update. Tapos dito na yung firmware natin guys. Dito natin i-upload yung dinownload natin kanina na file, na firmware. So ayan, ito lang naman yung kailangan natin, yung bin file. So once na na-click na natin yung path guys, click update. So ito guys, reminder lang, no? Kailangan hindi natin gagalawin, hantayin talaga natin matapos yung procedure. So bawal siya hugutin guys, kung mahuhugot nyo yung power or bigla mag brown out, ay malas kayo guys, dahil automatic sira agad yung firmware nung EAP110. So maganda, naka UPS kayo. Kung meron kayo UPS, or di kaya
Ayan, kung hindi naman lagi nagbe-brown out sa inyo, so click nyo na kagad to. So sa akin guys, hindi ako naka UPS, no? So hindi naman kasi nagbe-brown out dito sa amin. Yun nga lang, wag lang talaga matyachambahan. So ito guys, medyo matagal to. Pero kung naka-recta kayo guys, yung hindi wireless yung wired, medyo mabilis to. Pero since yung wireless yung gamit ko, yan, medyo matagal siya. So hantayin lang natin to guys, wala talaga tayong gagawin, as in hantayin lang natin siya. So fast forward ko na guys. So yan guys, tapos na, no? So yan, check natin guys, no? So yan, tingnan natin kung nagbago na. Ang build niya 2030410. So yan, tapos na nga. So hindi pa dyan natatapos guys, no? Kailangan tayong mag-perform ng factory reset. So punta lang dito sa system, reboot reset, then itong factory reset to factory default. So okay lang natin. So guys, sa part na to guys, pag nag 100% na, so hindi na yan mag-aano, hindi na mare-recognize yung IP na ginamit natin kanina dahil automated na siya. So dito guys, punta tayo dito. Set na natin to sa DHCP dahil hindi na natin kailangan to. Sa latest version kasi, hindi na kailangan yung ganito. So punta lang tayo ng obtain. Then obtain din yung DNS. Then yan guys. Connect ulit tayo doon sa ano guys, sa EAP110 natin. So ayan, kung makikita nyo guys, recognize kagad siya, no? Kahit walang IP na manual. So ayan, andito na kagad siya sa 192.168.0.254. So ayan ang kagandahan guys, no? So ayan, pwede na tayo guys mag-setup ng default pala, no? Ang default nito ay admin lang. So yan guys, pwede tayo mag-setup ng ano dito, ng ang tawag dito, ng repeater mode. So mag-setup muna tayo ng password. Then ito guys, yung pinakahihintay natin, no? May AP mode siya. Yung old version na firmware guys, AP mode lang. So dito guys, meron na siyang repeater mode. So makakapag-repeater mode na tayo guys, no? Ganun kadali guys. So yan guys, no? Pakita ko lang sa inyo. Ngayon, pwede na tayo mag-scan ng wifi guys, no? Kung saan nyo siya i-coconnect, kung sa kapitbahay nyo or sa inyo. So yan, may ito nyo guys, may ano na siya, meron na siyang marami na siya na detect na SSID na pwede tayo kumunect dyan. Enter nyo lang yung password kung sa inyo yun. So yun lang guys, no? Maraming salamat sa panood sa aking channel and sana may natutunan kayo sa video na to. Don't forget to like and subscribe sa ating YouTube channel to support my YouTube channel. Thank you very much guys. God bless us.